Yes, once again, Aoi TV with the Philippine Basketball Association Heroes and Legends. I'm with Mr. Cool, Mr. Plano right here. Why are you called Mr. Cool? I'm cool on the court. kahit na di kita ng laban, okay, cool lang po tayo. Okay. Palagay ko napakalaga yun ano, sa anumang laro. Yeah. Yung kalma ka lamang at hindi ka na-stress. You know, through the years, yung sa iyong paglalaro, anong napansin mo na nagiging sangkap ng tagumpay ng isang laro? Bakit nananalo? Well, actually, there's no secret to success. It all boils down to hard work. Even the most talented player or team can be beaten by the most hardworking team. So yun po ang aming, ano, we always play 100%. At yun po yung isang magandang factor o ingredient para po manalo. Ang ibig sabihin hard work, para dun sa mga nanonood ngayon na mahilig sa basketball, para talagang marating nila yung tugatog ng tagumpay. Gaano ang panahon na iniuukol araw-araw at araw na maghapong ensayo? Napakahirap po, kaya ako ginamit yung word na hard work because kung gusto nyo magtagumpay, especially po sa basketball po sa Philippines, is the number one sports at napakarami po na gusto maglaro ng basketball. So kami po hindi po kami nakakontento kung lang po yung aming inaabot, but lalo pa namin pinag-iigihan. Para rin po kami nag-aaral. Every day, we keep on learning new techniques, na mga bagong mga galaw para po sa ma-maintain namin yung status po namin. Gerry, meron bang mga uri ng pagsasanay na ginagawa rin para sa ating mga kabataan? Para din naman, maganda rin naman yung sports development project, hindi ba? Yes, right now sa Philippines mo, we're putting up basketball clinics. Importante po yan. Especially po yung mga, like for me po, I'm a city councilor sa lugar po na sa Valenzuela. So meron po tayong sports na grassroots programs, sports programs para po sa mga kabataan na mahilig. Especially po doon sa mga kabataan na wala pong kakayanan na magbayad po sa sports clinic. Kasi marami po tayong mga sports clinic, but only those who are financially capable lang po kayo na-avail of this magandang league. So bilang pong counselor doon po, nabibigay po tayo ng libreng pagsasanay po sa mga gandang mga kabataan. Nabanggitin nyo yung kakulangan ng pondo. Kasi yung bang kadahilanan kung bakit yung ating manlalaro, hindi natin mayambing sa mga manlalaro sa ibang bansa dahil ang kadahilan sa Estados Unidos? Siguro pa una muna magkasundo-sundo muna. Even kasi sa ating mga government agencies, nagkakaroon po ng factions. So yun po, tama po kayo ron. Kaya mga sports, particularly po sa sports program, hindi po gano'ng nabibigyan pansin. Dahil po mismo po yung sa departamento po, meron po silang hinduaan. So yun po, maganda dapat set aside po yun at gumawa po ng magandang program at supportahan po ng ating gobyerno. Yun po, dahil po yung iba pong mga other countries po na before na ahead tayo, ngayon po medyo lamang na sila sa atin. Why? Kasi yung pinupondohan nila, binibigyan nila ng priority yung sports development sa kanilang lugar. Panghuli, paano nyo nahahatiin yung panahon bilang konsehal at the same time, lumalaro rin para sa Philippine Basketball Association? Actually, ito po ay mga PBA Legends. So kami po yung mga ex-PBA na mga retirees na po kami. We can't say no to Mr. Abby King for putting up this kind of foundation. It's for a good cause. Kasi po, it's a way of bringing back yung ano po yung tinulong sa amin ng fans. Dito po sa foundation to, marami po kaming ginagawa pa na makukuha namin mga kikitain po rito. Marami po mga beneficiaries. For example, po, bibigay po kami ng mga medical missions sa mga indigents po sa Pilipinas. Bibigay rin po tayo ng mga scholarships sa mga ilang mga piling-piling mga individual sa Pilipinas po. So napakaganda po ito talaga, kaya po aming po sinusuportahan kahit po tayo busy po sa pagiging konsehal o sa aking iba pong mga ginagawa, I took time po para makatulong dito sa napakaganda pong foundation ni Mr. Abby King. Congratulations and more power to Mr. Cool and Gerry Planas right here on Aoi TV on Public Affairs. Once again, this is an exclusive series of interviews with the PBA Heroes and Legends right here at the Glendale High School Gymnasium in California. Aoi BR is saying goodbye for now. May God bless you.